Matapos na makajakpat sa loto ang matandang ito, ay sakalang lumabas ang ugali ng mga kamag-anak niya. Sabi nila, makikilala mo daw ang isang tao pag nasa ilalim ka ng isang malaking bato. Yung mga taong nananatili sa tabi mo sa panahon ng paghihirap ng buhay at kagipitan ay ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Samantalang ang mga tao naman na nakadikit lamang sa'yo sa magagandang panahon ay sila yung mga peking tao. Sa panahon ng kagipitan at kaginhawaan ay masusukat mo ang ugali ng bawat tao at malalaman mo kung sino ang dapat na pagkatiwalaan at ang tao na ilalaglag ka para lamang sa pera. Si Mang Pidring ay isang 70 years old na matanda na nakatira sa isang kubo lamang. Ang kanyang asawang si Corazon ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas. Sila ay walang anak ngunit madami siyang mga pamangkin sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang malaking pamilya ay nakatira sa isang barangay. Kahit na malapit lang ang bahay ng kanyang mga kamag-anak, ay bihira lang ito kung bumisita sa kanya. Si Mang Pidring ay malakas pa rin kahit na siya ay 70 years old na, pero kailangan niya pa rin ng mga kasama. Kaya lang, ang mga kamag-anak niya ay lumalayo sa kanya dahil ayaw ng mga ito na alagaan siya. Hindi nila alam na araw-araw ay pumupunta sa bayan si Mang Pidring para bumili ng lotto ticket. Ito ay naging libangan niya mula pa ng namatay ang kanyang asawa na si Corazon. Tuwing gabi ay nakikinig siya ng radyo at inaabangan ang mga numero na lalabas. Ilang taon niya rin itong ginawa. Araw-araw hanggang sa isang araw ay dumating na nga ang swerte niya. Si Mang Pidring ay nanalo ng tumataginting na 100 million pesos. Siya ay talagang natuwa sa nangyari. Inilihim niya muna ito sa loob ng ilang linggo hanggang sa mailipat niya ang kanyang mga napanalunan sa kanyang bank account. Pagkatapos ay nagkita sila ng pamangkin niya na si Rudy at sinabi niya ang totoo dito. Sinabi naman ni Rudy kina Teresa, Antonio at Berting na tipunin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak upang kumain sa labas dahil nanalo umano siya sa loto. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak ni Mang Pidring na nanalo siya sa loto. Ngayon paman, tulad ng pangako niya ay kumain pa rin sila sa labas at nag-shopping at nagbigay pa siya ng pera sa kanyang mga apo. Ngayong may pera na siya, ang kanyang mga kamag-anak ay palaging nasa bahay niya. Nanatili pa rin sa kanyang maliit na kubo si Mang Pidring at nanatili sa kanyang dating pamumuhay. Hindi alam ng kanyang mga kamag-anak kung saan niya inilagay ang kanyang napanalunan ngunit determinado ang mga ito na malaman ang sikreto ng matanda. Alam ni Mang Pidring ang pakay nila kaya naman nakaisip siya ng isang magandang ideya. Dahil sa dismayado si Mang Pidring sa kanyang mga kamag-anak, ay plinano niya na gamitin na lamang ang kanyang pera para mag-travel at libutin ang buong mundo. Si Mang Pidring ay matanda na at nais niyang makita ang buong mundo hanggat maaari. At yun na nga ang kanyang ginawa. Sa halip na ibigay niya ang kanyang napanalunan sa kanyang mga mapagsamantala at sa kanyang kamag-anak, ay ipinibigay niya ito sa bawat charity na kanyang nadadaanan. Tuwing naglalakbay siya ay nagbibigay siya ng pera sa mga pulubi at mga batang kalye. Mas ginusto pa ni Mang Pidring na ibigay ang kanyang napanalunan sa mga mahihirap na hindi niya kakilala kaysa ibigay ito sa kanyang sakim ng mga kamag-anak. Dapat nating matutunan sa kwento na ito na dapat nating pahalagahan at mahalin ang mga kamag-anak, kaibigan at ang mga nasa paligid natin, nasa anong sitwasyon man sila ng buhay. Dahil hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang nasa taas. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung bell button. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.